Hi everyone! Welcome to Inside Showbiz with Aster Amoyo. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, I am so privileged to be surrounded by this beautiful young people with their godfather at my back. Godfather daw, oh. Actually, siya po ang head ng Star Center ng Net 25. At unfortunately, hindi po sila kumpleto, kaya magkakaroon po tayo ng part 2. Tama, Otep? Anyway, bago ko po sila simulan or tanungin isa-isa, I wanted them to introduce themselves one by one. Ako po si Gia Gonzalez. I'm 21 years old, born and raised in Hong Kong, but now I live in the Philippines. I am Victoria Wood, and I'm 13 years old from Quezon City. I'm Jana Madrid. I am 22 years old. I'm Nikki Gilbert. I am 22 years old as well. I am Via Lorek, and I am 21 years old. This is Miyuki De Leon. I am 19 years old, a Japanese-Filipina actress and model. I'm Bo Bautista, and I'm 17 years old. I'm Ornella Brie. And I'm 14 years old, and I'm Swiss Filipino. I am Arwen Cruz, and I am 17 years old. Ako po si Migs Rubia, 21 years old po. Ako po si Jen Hendrick, and I'm 20 years old. Ako po si Dre Arias, I'm 27 now. I'm Aaron Gonzalez, I'm 20 years old, and I'm half Spanish, half Filipino. I'm 16-year-old Eric Isa. I am Marco Ramos, born and raised in the Philippines, nakatira sa Philippines, at kasalukuyan na sa Philippines. Hi po, I'm Juan Miguel Atienza from Davao City, and I'm 13 years old. Hello po, ako po si Zach Matthew Francisco, ang kulot pero cute ng Star Center. Bakit kayo napunta sa Star Center ng Net 25? Definitely po nagsimula sa isang... It's a passion. I've always wanted to do this, pero I never knew na I meant for this till 5 years ago. And then actually, nung nag-audition po ako dito, I was at like, konting hope left na lang for me in this industry because I've been grinding and all that, but I didn't really get that much results until I got a call back. And talagang pinanindigan ko yung decision ko because this is my dream. I know I have a purpose, very purpose-driven, and here I am right now to pursue my dreams. Po, so actually po, nung sinabi po sa akin ni Tita Pearson na may auditions po dito, hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko. Like, feeling ko po di po ako makakapas. So, feeling ko po parang deserve ko ba to? Kasi ngayon na lang ulit eh, hindi pa ako ready. Tapos nagulat na lang po ako, na-callback po ako. Ako naman po, initially, ang gusto ko po talaga dito sa Net 25 is news. But then nung na-try ko po... Maging newscaster. Opo, newscaster. And then nung na-try ko pong mag-act sa Quezon City, nag-guest po ako dun. Dun ko po na-feel na parang ang saya din po palang maging ganito, nasa Star Center. So sinubukan ko po. And to be honest, nung una parang ganito, nagtataka ko kung ganito ba talaga yung ginagawa, ganito, kung kailangan ba gawin yun. But then nung umaattend ako ng madaming sessions ng workshop, na-realize ko na gusto ko pala siyang gawin. So, nandito po ako, nag-stay ako sa Star Center. Ako naman po, I've really wanted to be an actress when I was a kid. I've been doing VTRs, commercials, and modeling po. And when I learned that Net 25 are having auditions, I auditioned. And when I got in, I was very shocked and very happy that my dreams would be coming true. And sa akin naman po, I am actually from Davao City. And before ako nag-audition, nag-work na ako there and nag-plan ako mag-start ng business ko. Yeah, nag-work po ako sa isang restaurant as HR manager. And nag-mawa din ako ng small business lang. It's a perfume, mga branded perfumes. And then, nagkaroon kasi ng workshop si Direk Epikizon doon. And then, nagkataon na magkakilala kami ni Direk Teen, yung nag-handle dun sa workshop. And then, pumunta po si Direk Epi and si Ate Mapet. Nagkataon po na pinakilala po ako. And then, nag-plan po kami mag-audition yung nagpunta ko sa Manila. And then po, sinwerte po ako. Na-callback po ako. And then, now I'm here. Hi! Yung sa akin naman po, actually, medyo unexpected po siya. Kasi ever since po talaga, parang kinlose ko na po yung sarili ko sa idea na I will become a pediatrician. So before pa lang po, parang sinasabihan na po ako na, oh, audition ka, ganito, ganyan, try mo mag-act. Which is kasi hilig ko naman po talaga performing arts. Pero po, super focus po kasi ako sa study ko before and I was scared po na baka hindi ko mabigay yung 100% commitment.
And then, ito po sa Net 25 Star Center, ito po actually yung first time ko na mag-audition, first time ko mag-workshop, first time ko everything. At natanggap ka kagad, yes. Oh. Ang sayo ko. Pero yun po, sobrang nagulat din po ako na kuha po ako ng callback. And syempre gusto ko din po mag-thank you din po kaila Ninang Jen po, very supportive po sila. Sila po talaga yung nag-push po sa akin and nagpakita sa akin na you're meant for greater things than the ones that you planned for yourself. For me po, ever since I was younger, mahilig na po talaga ako mag-perform and ganun. Gusto ko na talaga maging umarte din. pero mahihayin po kasi ako. So, para sa akin, feel ko yung nag-push po talaga sa akin ng subukan is yung tuwing nakikita ko sila mama at papa na so, yung mga movies nila pinapanood ko po. Tas, yun po, tinay ko. Tapos akala ko hindi ako makakapasok dito. Pero, ngayon na napunta na po ako dito, super thankful po ako. And I'm giving it my all. I've also always loved performing because my mom, she also performed before. And who's your mom? Trisha Canigao. Okay. Yeah, she was in Miss Psycho. Oh. And so when I got this opportunity, I just took it because I know this might be my one shot. Ako naman po, simula bata pa lang po talaga gustong-gusto ko na mag-artista. Then si mama po, lagi niya po kaming pinag-workshops, auditions. Talagang luwas po kami ng luwas kasi taga Olongga po, City po talaga ako. Then nung na-meet ko po yung manager ko ngayon, pinag-audition na po ako dito sa Net 25. Yung una po sabi ko kay mama, mama, huwag na lang kayo kasi baka mamaya wala ulit result, ganyan-ganyan. Then si mama po, pinilit niya ako kasi ramdam niya na baka po ito na yung para sa akin. Then, tinry ko po. Then, naghintay po ako ng ilang months. Sabi ko, oh, may result ba? Ganyan-ganyan. Tapos, biglang, ay po, natawagan po ako. And I'm so thankful po na nandito po ngayon sa Net 25 na one of the star kada kasi finally, natupad na po yung pangarap ko simula bata pa lang. Tulad din nila, may mga kabataan na nangangarap din ng bata ko. Sinubukan ko rin mag-workshop, mag-PTRs, sa mga malls. And then, kasi ako dati, wala talaga akong passion sa pag-aarte. Like, talagang atleta po ako. Like, I'm a basketball player since bata pa ako talaga. Sa naging ganito na ako. Pero, yun nga, yung manager ko talaga kumuha sa akin. And then sabi, try mo mag-audition sa Net 25. Sabi ko, sige po, why not, di ba? Kaya sinubukan ko siya para sorry ko malaman na ano ba talaga yung takbo ng showbiz industry. So, sinubukan ko at hindi ako nag-expect na parang may mag-callback sa akin. So, ako, after the audition, lumipas ang ilang days, months, may tumawag. Ay, nag-chat sa messenger na may pasok daw ako. And then, doon ko na po tinuloy yung journey ko bilang isang Net 25 Star Center po. Ako po una sa lahat, nagpapasalamat po ako at nakasama ko po sila at marami po ako naging bagong kaibigan. At syempre, nagpapasalamat ako sa Net 25 Star Center. Ang dami kong experience dito na ayun, maraming memories na masaya kahit anong hirap at pagod. Ayun, feeling namin lahat kami worth it lahat ng pag-uup po namin. At saka, bukod pa po doon, bago po ako actually mag-audition po talaga dito, and then, ang dami ko rin po talaga pinagdaanan din. And actually, nauna po talaga sa akin is yung VTR po talaga for commercials. And then, hindi ko po in-expect na ang dami pa pong naging experience. So, sobrang dami po, hindi ko na rin po talaga bigger things to happen. Tapos dito. Pero, and then, ayun, hanggang sa napunta po kami dito, may audition daw po ang Net 25 for, ayun po. And then, yung nag-decide po yung hunter ko po dito na mag-audition, hindi ko rin po talaga in-expect na makukuha talaga ako. Kasi, sa mga ibang network po talaga, kahit ano pong ano ko to, minsan, parang ang tagal rin po nung ito, parang hindi pa po talaga para sa akin. And then ayun po, nung nakuha po ako dito, ayun, sobrang thankful po talaga, hindi ako makapaniwala, may naka-appreciate sa akin. And malaki pa kundi niya, 23 Star Center. Salamat po.
Ako naman po, I really started sa mainstream late na po kasi my parents don't want me to push through with my acting career po nang hindi pa po ako tapos, so I finished my bachelor's degree first. Very good. Mainstream po. Mm-hmm. And before entering the industry, kasi alam po tight yung competition, ginawa ko munang, gumawa po muna ako ng pangalan sa pageant industry, naging pageant king po muna ako. Tapos, nung nagkaroon po ng audition, ang goal ko na po, magkaroon ng home network, may it be the other networks or Net 25 po. Tapos, nagkaroon po ng chance, ng opportunity dito sa Net 25 na magkaroon ng audition. And at first, like, of course, parang lahat naman ata tayo, hindi nag-expect kapag nag-audition, di ba? Kasi, you know, we are not everyone's cup of tea talaga palagi. Pero, you just have to do your best foot forward sa lahat ng ginagawa po. Tapos yun, nabigyan po ako ng chance and now, I'm doing many projects now with them. Kaya so, I'm not wow, sure. Congratulations. Well, with me naman, I always said na life is too short, but the world is too big. And there are so many to explore. You know, that we can grab. And me as a student, I thought, hindi lang pwede, na school lang ginagawa ko. So I went out there and then I saw na may auditions for Net 25. So nag-audition ako. Luckily, I got in. And I also, parang I want to use this opportunity, this platform that I was given, na hindi lang i-showcase what I can do, my talents and my skills, but also a platform where I can inspire and motivate and teach the younger generation or kahit sino man to keep going and that there are so many things that you can do. And ayun nga, I always say it, life is too short but the world is too big, so you know, you just have to go out there and keep working at it. I'm Rachel Gabreza and as Derek said, I'm a singer po and pangarap ko po din talaga na makilala sa industry. And ever since when I was a child po, talagang sumasali na ako sa mga competition. Not just here in the Philippines but also international. And it's a big dream po na magkaroon po ako ng sariling home network kasi dati kung saan-saan lang din po ako. I mean, nag-guest po. Hindi po ako, kumbaga parang hindi po in-expect na ito po, may big opportunity po na darating po sa akin. And I'm so thankful sa Net 25 kasi binigyan po nila ako ng ganito kanilang opportunity na mapasama at mapasali po sa Star Center. And po. Sa akin naman po, ito po, basically itong part ng pagiging artista. Ito po yung feeling ko na ano, natural sa akin. Kasi po nung bata po, gumagawa na po ako ng music. Nag-film din po ako for fun. Meaning you compose, you write songs. Okay. And then, sumasali din po ako sa mga dance competition sa kinabunan, sa school. Oh. And feeling ko, unnatural ako dito. Parang ito yung kaya ko. Kaya, minamaximize ko lang talaga po yung opportunity niya. Ibinigay po sa akin ng Net 25. And nga po nung bata nga po, sabi pa nga sa akin nung nagpapanggap ako dating tulog, darating po yung magulang ko kasi nalimutan ko na kung anong kasalanan. Sabi nila, naniniwala silang tulog ako, so baka madaling ako sa akin. So yun. Basically po, minamaximize ko lang po yung opportunity ko po. At lalo na not everyone po may opportunity na may practice. So ako naman po, basically I'm from Davao City po and since bata po... Two from Davao! From bata pa po, pangarap ko na po maging artista po talaga. And since bata pa po ako, pinapasali na po ako ng mga VTRs po, workshops. And one time po, nagpaplano yung mino-workshopan ko po na punta dito sa Manila. And yun nga po, you are from what place? Taga saan ka? Sa Ecoland po. O, sa may Matina po. Sa Davao. Ah, okay. So Davao, okay. Uh-oh. Yun po. So yung pumunta po kami dito, yun po, nag-audition po kami kahit saan-saan. And nakapag-audition po ako dito sa Net 25. And
yun po, I'm so thankful po na nakuha po ako dito, and yun po, magpapasalamat po ako na malaking tulong po at bagay po to sa akin na nakuha ko dito. Ako naman po, nandito po ako katulad po nila para tuparin po yung mga pangarap. Alam mo, para kang si Ketchup, Eusebio. Diba? Diba, Direk? Mustard din. Oo. Okay. Para tuparin po yung pangarap ko. 5 years po ako nag-audition sa iba-ibang network po. Pero yun nga po, kung nag-audition po dito sa Net25, focus na po ako, syempre, 5 years as audition na lang. Tapos ang laking network pa. Okay, yun po, parang focus na talaga ako. Pero yun nga po, Net25! Dito po ako ngayon. Maraming salamat po, Net25, at sa lahat ng na-audition. Wow, very good. Pero bago ang ating next question, ipapasa muna natin kay Mr. Q, di ba? Yeah. Kung may Mr. M, di ba, merong Mr. Q. Paano nabuo ang Star Center? At paano ko napunta dito? Well, actually, si Miss Wilma Galvante talaga. This is her brainchild. Kasi alam naman natin... May kumare! Mare yes, Wilma! Okay. So, alam naman natin si Miss Wilma ever since GMA days pa. Siya ang nag-umpisa nung yung talent search sa GMA. And then, nung sa TV5, ganun din. Siya din yung nag-push nung talent Artista search. Artista Academy. Artista yes. Academy. Yes. So, ngayon dito, dahil lang network... Napansin kasi namin na nag-umpisa kami, parang puro yata may edad yung mga... Aray ko. Siyempre, kasama na ako doon, di ba? Parang wala kaming mga youth-oriented shows. Yes. So, naisipin namin na magtayo nga ng Star Center. So, then they asked me one day, Miss Wilma called me and asked me kung if I'm interested. Ako naman, kaya ako nagkaroon ng interest because it's not really to manage them. Siguro now na lang na... Because it is part and parcel of the job. But in the beginning, what I really wanted to do was to impart knowledge of what I've learned through the years being an actor, being a director. So yun lang naman talaga yung gusto ko, is to be able to mentor or to teach or impart like my whatever learnings I've had in life. So, yun lang naman talaga yung gusto ko. Originally, what I really wanted to do, I wanted to put up a school. Pero syempre, of course, medyo mahal magpatayo ng eskwelahan, di ba? And then I wanted to do like, mga workshops lang muna with regards to like acting, directing, anything that has to do with filmmaking. Because nung nag-aral din naman ako ng filmmaking noon, so marami din ako natutunan. And I just want to impart that also because... maraming facets or maraming iba-ibang division ang paggawa ng pelikula. Merong as a producer, as a writer, as an editor. So maraming iba-iba na pagka napag-aralan ng isang tao ang pag-edit or pag-set up ng ilaw, malalaman mo kung saan ka talaga na where you're leaning towards, kung saan mo talaga gusto. Kasi nung nag-aaral ako ng filmmaking, nagustuhan ko yung pagpaproduce, pagbabudget, pagtitipid. Of course, natutunan ko din mag-splurge. Pagka kailangan mo mag-splurge para sa isang money shot or a magic moment, then gagawin mo yon as a director, di ba? Pero napansin ko talaga, hindi ako bagay sa technical. Parati ako, pagka nagsiset up ako ng ilaw, parati ako napapasok. So meron akong ganyan, basta pag mga sharp objects, susugatan ako. Kaya sabi ko, parang hindi pwede sa akin yung pang-technical na aspeto, no? So mas ang nagustuhan ko talaga sa paggawa ng pelikula, apart from directing and acting, kasi ginagawa ko na yun, pinaka nagustuhan ko talaga, editing. Gusto ko mag-edit ng... Somehow, parang nakikita ko na magaling ako mag-edit, parang ganun. So, yun ang sinasabi ko. Like, in filmmaking and in this industry, marami kang pwedeng matutunan, marami kang pwedeng mapag-aralan. And I just, yun talaga basically yung pinakagusto kong gawin, is to be able to teach or impart whatever knowledge I have. At sabi ko, this is, putting up Star Center is the best way to do that. So, yun. And that's how it started. And then, syempre, of course, nung tinagap ko na yung trabaho,
nung una, akala ko madali lang, hindi pala mahirap pala. So, mabuti mo isa lang alagaan mo. Oo, sino nga sinasabi ko, parang bigla ako naging stage father ng 32 kids. Wow. I think this is the most challenging part sa career mo, sa phase ng career mo. Mm. Kung ikukumpara mo sa acting, sa directing, sa producing, sa writing. Kasi like, parang nakasalalay sa iyo ngayon yung future ng mga batang to. So how do you mold them? How do you prepare them? Well, kaya bago ko sila talaga sinalang sa for them to start coming out on TV or guesting and hosting or acting, ang ginawa ko talaga, nag-workshop kami. So we had a 3-month-long, wow, very tedious, wow, training. Kumbaga parang ano to eh, parang it's a, what I wanted to happen was to do a crash course on parang isang yung course ng film and production or acting or you know, sa pagpumasok ka ng kunari eskwela ng Juilliard, so may music, may ganun. Para ko kumuha ng isang semester or isang buong taon na kinompress namin sa isa. So we had lessons on acting, dancing, singing, speech, personality development, styling, makeup, ano pa ba? Branding. Kasi sinabi ko sa kanila, ang gusto ko talaga ma-achieve, two things. One is for them to become a brand of their own. Hindi lang yung, hindi lang yung si, kunwari si Rachel Cabreza lang siya. Gusto ko talagang pag sinabi, the Rachel Cabreza, yung ganon. Yung singer, yung magaling kumanta. I want them to have a brand, parang ganon, no? Or si Aaron, the dancer of Net 25. So parang ganon. I want them to find their own niche in order their own title at maging brand sila. That's one. Two is I want them to be a complete actor, not just, wow, or an actor that's yung actor na hindi kailangan ng glam team. Gusto ko pagka pumunta sila sa set, well-equipped sila. They can do their own makeup, they can dress themselves, they can style themselves. Wala mga PA, they can do everything. Kasi napapansin ko, parang mga artista ngayon, parang nagiging tamad kasi nagiging they just rely, yes, on the glam team. Right. Kaya pinuturuan ko din sila ng styling kasi I want them to be able to create their own style. And that's part of branding. At ang pinaka-ano talaga, ang pinaka-dream ko talaga is, of course, syempre gusto ko talaga maging, they'll be stars, you know, in their own right. Gusto ko talaga mangyari yan sa kanila. But for us to be able to achieve, ako, para ma-achieve nila yung maging reliable actor, what I mean by being a reliable actor is yung tipo pang artista ka na hindi ka nawawala ng trabaho. Yung tipong pag may casting, parati kang kailangan nating ilagay dito si Bo Bautista, Miyuki. Kailangan natin isama dyan kasi magagaling yan. Gusto kong ma-achieve nila yan. That's what I want them to achieve. Alam niyo, you're so lucky, guys. Kasi, alam niyo, even sa ibang network, although yung iba, meron ng the undergo parang workshops. But in your case, ito yung pinagsama-sama kayo in one workshop sa lahat na kailangan yung paghandaan. Acting, singing, dancing, like what Mr. Q said, di ba? Personality development, everything. Sobra kayong napakaswerte kasi kadalasan alam ko sa iba may bayad yun, pinapabayad nila, oo, yes. Diba? Oo. Actually, wow, they're very lucky at syempre gusto ko rin magpasalamat talaga sa Net25 sa management at lahat ng bumubuo ng Net25 dahil binigyan nila ng pagkakataon at chance itong mga batang ito to be able to prove themselves and make better of themselves. So, kaya masayang-masaya ako kasi, kumbaga, bihira dito sa industriya natin na magkaroon ng ganitong opportunity. Exactly. At hindi nagtatapos yan kasi hanggang ngayon, meron pa rin po kaming dance workshop at meron pa rin acting po. So, sa continuous thing. May singing pa rin. Continuous pa rin. Mm-hmm. Continuous pa rin sila. Kasi we want them to kumbaga parang every day you learn something new. So, maski na pa sabihin natin pasado sila or mataas ang grade nila sa acting or singing or whatever. Pero
gusto ko magpursige pa rin sila because every day they learn something. Eh, maski nga si Rachel, andito yan parati pa sa pagka may mga singing, ano, nandiyan dyan siya. Kasi gusto pa rin niyang may matutunan. So that's what I want these kids to do, no, is to just not to stop learning. Gusto ko yung, kasi maski din naman ako, kamukha niya, ako, artista din ako. So, meron akong gagawin na role na kailangan ko mag-aral. So, kailangan ko mag-aral ng Italian. So, mag-aaral ako ngayon ng Italian para makuha ko yung essence ng role ko na isang caregiver sa Italy. So, kailangan kong gawin yon. Kailangan ko mag-aral. Kasi, kamukha na, meron akong ginawang pelikula din na painter ako. So, nag-aral ako. Nagpumasok ko sa UP, nag-aral ako mag-painting. Ganun yung gusto ko mangyari. To justify your role. For them to immerse themselves in whatever role or whatever roles that they want to be able to do in the future. Galing! Galing! Congratulations! Ngayon pa lang, like what I said earlier, napakaswerte nyo dahil bibihira ang ganito, ganitong setup na para bang nakapakete na kayo lahat. You have to undergo this process para for you to be able to emerge kung ano man ang gusto nyong ma-reach balang araw. Diba? Actually, to Aster, kung di mo napapansin, itong office namin, dati normal office lang to eh. Yes, yes. Pero ang ginawa namin, nagpinagpalagay ako ng, ginawa ko siyang parang maliit na studio. Yes. So, para magkaroon ng bahay or home yung mga bata. So they can do their social media content here or they can film anything here. Tapos meron din kaming pictorial na ano, na pwede sila mag-pictorial dito anytime. So, sa akin kasi, of course, syempre, social media is a big part of being correct. A brand. Yes, diba? Yes, yes. Kaya in-encourage ko sila na palakasin yung mga social media accounts sila. And this is one place for them to be able to do that. Dito sa Net 25 Star Center Home. Yan. Ang galing. Diba? Nagmula sa industriya. Sa industriyang to. Diba? Like, in your case, granddaughter ka ni Victor Wood. Daughter. Ah, you're the daughter of, so the youngest of the late Victor Wood. Alam mo ba yung dad mo, naging talent ko before sa Vicor. Doon niya nakuha yung pagiging jukebox king niya. So lahat ng mga hit songs niya noon sa Vicor, under sa amin noon. Vicor Music Corporation owned by Boss Vic Del Rosario and Boss Oily Ilaca din. Their first cousins. So somehow, I know your dad so well. Okay, inabutan ko yon, yung panahon na yon, Eric. Anyway, at saka dito si Bo, nakakatuwa lang kasi may mga pamilyang pinagmulan na taga-industriya din. Of course, pag sinabi mo si Bo, I mean, she's the daughter of Harleen Bautista at saka si Romnick Sarmenta, di ba? So, may ilang pa si, ito, pamangkin ni Jen, o, di ba? Ni Van Dolph, di ba? So, kahit papano, meron kayong tawag dito. Anong tawag ba doon? Parang pinagmanahan. Like the case of Derek Eric, di ba? Pag sinabi mong Derek Eric, although he has his own needs or own mark bilang actor, director, comedian, lahat na producer. Pag sinabi mo kasi ang Eric Kizon, anak ni Dolphy, di ba? In your case, dito muna ako sa mga galing sa taga-industriya, yung mga parents or kamag-anak. Anong advantage or disadvantage being related to someone from showbiz? Sa akin naman po, personally, yung advantage po is that dahil meron na po kaming mga... we were raised by the ones po na galing po or lumaki na din po sa industriya. Meron po silang mga advice na nababahagi po sa amin dahil alam na po nila kung paano yung galawan po sa showbiz, alam na po nila yung mga dapat at hindi dapat gawin. So yung mga mistakes po na nagawa po nila before na nako-correct na po na nila sa amin bago pa po namin magawa yung mistake na yun. So siguro yun yung pinakamalaking blessing po na nakakasama po namin yan sila Ninang, sa Ninong Vandolph po na napapaalalahanan po kami na, oh, okay, ito yung dapat mong gawin, ito yung hindi mo dapat gawin.
When it comes to the disadvantage naman po, siguro parang nagkaroon na po kasi ng negative na narration or connotation na ay, kaya lang nakapasok yan si ano kasi may connection siya eh. Mas deserving dyan, kaya lang naman ganito yan kasi related siya kay ganito. So siguro nandun po siguro yung pressure na we always have to be not 100% but 200% to show everyone na we can also stand on our own. Tulad ng sinabi ni Ate Miyuki, yung advantage po is nandyan nga sila to guide us and give us advice whenever we need. Pero para sa akin po, kung may disadvantage man, or hindi naman sa, siguro minor disadvantage, syempre may pressure na maka-compare ka sa kanila or ganun nga. Ay, anak to ni Ana, dapat magaling siya. Tapos ano, yun po. Pero lagi kong sinasabi na hiwalay po ako sa kanila. I am my own person. And if ever po, yun nga po. Wait, sorry. Yun po. Nandun lang sila to guide. To guide me. Ba't ka naiiyak? Okay. My mom, she was in theater po. So, I feel like whenever I see her friends, they're like, oh, she must be good at singing or dancing. So that's just a lot of pressure. That's it. I don't have anything else to say. They said it all. Okay. Siguro po talaga, katulad din po ng mga sinabi na pressure po talaga. Kasi po, ako nga po, anak po ni Victor Wood. Minsan po may na-receive po akong chat. Ah, nag-audition ka pala sa Net25. Siguro naman matatanggap ka. May mga ganong comments po. So, shit, paano pag di ako natanggap? Ano kayang iisipin nila? Paano po kaya kapag nag-perform po ako tapos pumayok ako, ano nang iisipin? Anak to ni Victor Wood. Bakit ganun yung boses niya? Kaya po, ang laki po talagang pressure. Kaya minsan po parang, need ko ba mag-adjust? Ay hindi, bata pa ako. Bakit naman ako mag-a-adjust? Pwede naman to. So, yun po talaga. Well, I've been in this industry more than half of my life. Alam ni Derek Eric yun, no? So, marami akong nakita, nadaanan, nasubaybayan. In a way, may own little way, natulungan. Pero, lalo na kayo, ng mga bata pa kayo, marami kasi sa kanila pumapasok sa industriyang ito na napapabayaan ang inyong pag-aaral. So, in your case, ano ang plano nyo? Dito muna natin simulan. Kaya nyo bang ibalanse ang studies nyo at saka career nyo? Yes po. Ako po, nag-aaral po ako habang may ginagawa po dito sa Star Center kasi grade 12 po ako, so graduating po, going college. Wow. Dapat po talaga hindi po ako mag-continue sa pag-aaral. Kaya lang si mama ko po, parang nanghinayang po siya na kung hindi ko po i-continue, parang alanganin na po kasi graduating po ako. Then ngayon po, napapasok po yung mga activities ko, siguro po kapag may free time, ganun po. And thankful naman po ako sa school ko kasi naiintindihan po nila yung situation ko. For me po, I can balance it. It's just kind of hard. But at least in school, they also understand because there's another kid that's like me in our schools. Yeah. Para sa akin po, I'm homeschooled. So, ginagawa ko na lang po lahat ng work kapag yun na may free time. Siyempre, mahirap po siya kasi madami na din kami ginagawa dito. Minsan, mahirap maghanap ng motivation. Pero, very understanding din naman po and supportive yung mga teachers ko din po. Wait lang, I was raised po kasi by a single mom. Ever since po talaga, importante na po sa akin yung studies ko. And yun din po yung reason po kung ba't ngayon po lang po pinerso yung pag-showbiz po. Pero thankfully, ayan po, 3 years na po akong scholar. Wow, yes, congratulations. Thank you. Tapos nag-apply din po ako ng scholarship po for nursing. Mm. Nakapasa naman po ako. Very dahil good. Dahil lumipat po ako dito, naghahanap lang po ako kung saan po pwedeng i-apply po yung yun ay para sa university po na papasukan ko. Kasi po, nag-shift po ako from tourism po. Ayan po. Pero hindi ko po pinapabayaan ang school. To be honest, medyo struggle siya sa part ko kasi ang school ko sa Davao City pa po. But yun nga po, ginawa ko po talaga yung best ko na at least makontinue yung studies ko even nag-work ako here sa Manila. Especially nagsa-self-support po ako now. And
Yung sa classes kasi namin, ang advantage kasi sa school now is may online classes na. So, tinake advantage ko pa talaga yung chance na mag-grab yung opportunity na while nag-work ako here, na hindi pa po ako ganun ka-busy, nasasabay ko pa yung studies ko. So, like last time po, nag-take po ako ng late exams. And pinayagan naman po nila ako. So, I'm really grateful po sa school ko now kasi sobrang convenient lang din siya sa akin, especially nag-work ako now. For me po, it was a struggle din po actually since nag-focus po ako sa work here sa Net25. But I'm still working on my school. I'm applying for online class para po I can balance school and work at the same time. But of course, I will do that since studies is very important po talaga. So, ayun, I'm balancing it as online class na mas. Ako naman po, I'm currently taking up Communication Arts major in Journalism sa Miriam College. Oh. So, last year ko na po, fourth year na ako. Oh. And then, I'm done. Bye-bye school. Pero, yun po. Na-manage ko naman po siya. Okay naman po na nandito ako and nagsiskool pa rin po. Hindi naman po ako. Kayang-kaya naman po kasi po, nag-excuse letter po ako and naiintindihan naman po ng principal. And tuwing po na pag may nami-miss po akong activities, may time po na binibigyan po ako ng day na doon po ako mag-special quiz. Yun po. Hindi naman special treatment sa'yo. Hindi naman. Hindi ka naman binibigyan ng special treatment. Sakto lang po. Ako naman po, Tita Aster. I haven't been able to continue my studies. I started first year of college in Hong Kong. And then something happened. You know, Hong Kong, a lot has happened. So I transferred po three years ago. And at first, I was disappointed about it. As you can see, everyone is still at school. Growing up and studying in a city that really patronizes and loves the business, science, and math. Stepping into the arts was such a risk. It was going outside of the box because I also am a science student before. Still want to continue. Science? Yes, but wow. More. But I was in the med for the first sem until transferred here. Mm. But I am very happy. I've been studying in the University of Life for almost 3 years, and I've learned a lot more than I could ever. And I just want to say, po, for those who aren't able, if you have the opportunity to study, make the most out of it. You're blessed. If ever you don't, life is not just about books. There's more to life than what meets the eye. And also, education, let's redefine it. It's about honing what God has given to you already. So like what Net25 is doing, giving us acting workshops and all that, it is a form of education. So, for me, I am fully, kumbaga po, full-time po ako dito, and I make content, and I also do mission works with my family. There are times night bothers me na wala kang ginagawa sa school, there's no school yet, but I'm like, school is there. I can get it once, syempre po, pag may projects na po ako, I would get there. So, very blessed, but also happy to hear that my co-artists are actually prioritizing and balancing work and school. So that's for me po. Sa akin po, hindi po maganda kasi yung school ko po dati, hindi na po ako tinanggap kasi mas lamang daw po yung abstinent ko po. Advance po sila mag-isip yan. Mas lamang daw po yung abstinent ko. So, ngayon po, di po nila ako tinanggap. Wala rin daw po silang home study. So, ngayon po, bala ko po mag-enroll pa po kala Arwen, sa school po nila Arwen and Juan. Doon po ako ngayon mag-e-school at habulin ko po yung mga first grading na ginawa. Ayun po, sa akin naman po, as a student na hinabol lang po ako sa pagpapa-enroll. Ano po, first po, nakaka-pressure po talaga kasi maraming mga quiz at activities po na pinapagawa. Pero all throughout po, kaya naman po. Ayun po, kaya naman po na ipagsasabay ko naman po yung mga ginagawa ko po dito tsaka yung schooling ko po. Mascom student po ako sa New Era University. And ayun po ang pinaka-priority ko po, yung pag-aaral ko po. Ang struggle ko po doon is more focused po yun sa output at sa mga production. Halimbawa, kung may project man po ako dito, meron din po akong kailangan na i-audition na role sa school namin and yung ibang mga subject po
magko-compose kami ng mga kanta, gagawa kami ng mga special report, at ano po, kumbaga ang hirap po na may excuse ako doon. So parang excuse ako na hindi ko gagawin yun. Eh, hindi yun posible sa kanila po. Kaya, fino-focus ko po ang pag-aaral ko po. And sobrang thankful po ako dito sa Net25 po kasi po naiintindihan din po nila ang kalagayan ko po. Na ano po, pagka may pagkakataon po na hindi po ako makakapag-show up, naiintindihan po nila ako. At nagsishow up po ako pagka nagkakaroon po ng panahon po. Lalo na po katulad po ngayon, nagkataon po na na-excuse po ako. Sa ano kasi po, katatapos pa lang po ng midterms po namin. Ayun, nagfo-focus pa lang po kami ulit ngayon sa mga lessons and discussions. So, ako naman po, I'm graduate po. Graduate na po ako. And oh, I'm happy kasi natapos ko po yung mass communication, parehas tayo. Broadcasting din po ako. And also, but I'm planning to study again. More on yung talagang pangarap po, which is music. Pero sa ngayon, since naka-focus po ako sa career ko, so baka tsaka na lang po muna yung plan na yun. But yeah, I'm trying na sana makapag-aral po ulit. Kasi I love to study. Lalo na pag nag-worship tayo. Though minsan, medyo nag-ano po sa schedule. Pero sobrang love ko po talaga ang matuto. Well, with me, I am a second year college student in UP Diliman. And I'm taking up broadcasting. I feel bad, actually. Kasi because of what I do, hindi ako nakaka-reply agad sa groupmates ko. So I feel bad because, you know, minsan inisip nila, baka hindi mag-contribute to or whatever, you know. But I do. I try my best. I find time after work. I go home. I get the rest na I need. Tapos, try my best, diba? I get back to them. I message. I try my best. It's a lot of sleepless nights. It's not easy. Pero wala, ito yung ginusto ko. And I just tell myself that nothing that is worth it is easy. You know, usually when it's hard, then at times when it's difficult, dun mo malalaman na maybe you're doing something right. So I just keep at it. Ako po actually po, to be honest po, stop po talaga ako ngayon. And pero po, nag-stop po ako ngayon as first year college po. And dapat po kukunin ko po is BS Tourism po. Gusto ko rin po talaga maging flight attendant also. Pero ngayon po kasi mas, ano po, nung enrollment before, hindi po ako nakahabol. Sobrang late na po talaga. Nag-enroll po ako nung etong college, pero hindi na rin po talaga kinaya dahil sa mga projects kasi ayoko rin po talagang palampasin. Ayoko rin pong sayangin yung pagkakataon. Pero hindi ko rin po, hirap din po kasi talaga din mag-decide kung anong pipiliin. Pero mas, eto po yung, dito po ako masaya, mas gusto ko po ito. Mas pinanindigan ko na lang rin po talaga. And ayun po talaga, ang hirap kalaban kung ano ba talagang gusto mo, kung ano ba talagang desisyon mo dapat buo. So, ayun lang po. Marami rin naman po ako natutunan and also para na rin po ako nag-aaral. Ako naman po ay second year college, marketing student sa De La Salle Dasmariñas University. And ayun lang, for me, nababalance ko naman din pero may times lang na nawawala ako sa focus. And ayun, minsan mahirap din kasi pag-anong-ganon din ako eh. Pero it's okay. Mahal ko yung trabaho ko and mahal ko rin yung pag-aaral ko. Yun nga lang, time management lang talaga yung kailangan mong gawin para mag-comply ka sa school and maka-attend ka rin dito sa mga workshops. Yun po. Yeah, may advice lang to every one of you kasi lahat kayo, mga bata pa, nagsisimula pa lang, huwag na huwag niyong pababayaan ang inyong pag-aaral. As much as possible, try to balance your life sa pag-aaral at saka sa career niyo na pinasok niyo ngayon. Kasi kaya naman eh, di ba? Kaya naman. And of course, I'd like to thank all of you. Let's have a final word from Derek Eric. No, I just want to inform everyone and on there'll be shows in na naka-line up talaga sa kanila. Of course, andiyan po yung Road to Starcada.
Diyan po makikita yung journey nila. Tapos pagkatapos po niyan, pagkatapos po nung, it's a, parang yung Road to Sarcada may pagka-reality based dyan. So what we've done is like, of course, nadaanan nila yung mga workshops nila, yung auditions nila. So ipapakita lang natin kung paano yung pinagdaanan nila. Anong araw to at saka anong oras? It will be every day. Daily po siya. Okay. Daily po siya. Wow. So I think it's going to be at 4 o'clock to 5 p.m. So, tapos pagkatapos po niyan, pag natapos po yung Road to Sarcada, magkakaroon po sila ng parang variety show. Wow. Parang ganun. Parang that's entertainment. Siya. And then after that naman po, magkakaroon din po sila ng mga drama shows dito sa Net 25. With that mga kaibigan, maraming salamat. Pero bago pa po kami magpaalam, bago ko sila pasalamatan, thank you so much to Flor Santos. Thank you so much for the food. And of course, Otep, maraming salamat. Maraming salamat sa Net 25. Maraming salamat sa Star Center. And of course, to my good friend, Direk Eric Quizon. With that mga kaibigan, supportahan po natin sila. The Starcada. Dito lang po sa Inside Showbiz with Aster. Yeah. Bye for now.